umamin ka sa kung anong kasalanan mo, at yun na yun. Nandun lang yun sa pag-amin. Paano nga ba magkumpisal? Kung ikaw yung tao na hindi mo alam kung paano ka magsimulang magkumpisal, kung ano yung sasabihin mo, ganito lang po siya kadali. Madaliin natin. Huwag nating gawin mahirap yung isang bagay na hindi naman talaga siya mahirap kasi basic lang siya eh. As in, ganito lang siya ka-basic. So, malaman paano? Umamin ka sa kung anong kasalanan mo, at yun na yun. Nandun lang yun sa pag-amin. Kung paanong kaya mong umamin sa nanay mo nung bata ka pa na nabasag mo yung flower vase, ikaw yung nakabasag ng baso, ikaw yung nakabasag ng pinggan, ng platito, ay lahat ng pwedeng mabasag. Ganun lang siya kadali na umamin. Kung paano rin na kaya mong umamin sa crush mo, kahit hindi ka crush ng crush mo, kahit alam mong hindi kanya kayang i-crush back, tapos nagawa mo pang umamin, parang ganun lang din yun sa pagko-confess, sa pag-amin mo sa kasalanan mo. Si Father, hindi kanya kilala personally, at hindi niya ipagkakalat kung ano man yung kasalanan mo. Si Father ang siyang magsasabi sa'yo na ikaw ay pinapatawad na sa kasalanang nagawa mo. So, paano nga ba talaga yung start ng pagkukumpisal, ng pagkukonfess ng kasalanan? I was 8 or 9 years old noong unang beses ko magkumpisal. Kasi dun sa school namin, may mga catechists. Tinuturuan nila kami all about Catholic faith. And every Friday is nagkakaroon talaga ng mass dun sa school namin. And may mga catechista talaga na pumupunta every room. Binibigyan talaga ng school namin, binibigyan ng time yung pagka-catechism sa mga students. Through that catechism na itiniro din sa amin, yung confession nga. Kasi simula sa confession kasi doon na pwede ka nang tumanggap ng Holy Communion. And yun na nga na sa edad kong yun is natuto na kami magkumpisal sa pare. At alam nyo yun, harap-harapan pa kayo sa pare. And then yung itinuro sa amin na sasabihin, in Bisaya nga lang kasi Bisaya ako. Ganito yung sinasabi doon eh. Then may ibang prayers pa na iti na mga kasunod yon. And sa Tagalog pa, itatagalog muna natin. Sinerge ko through Google, ito yung ibig sabihin nun. Pero may papel kami, and then, kasi hindi naman namin ma-memorize yung ano yung kasalanan namin, and first timers din kami, mga bata pa. So, sinusulat namin sa 1/4 sheet of paper yung oo 1/4. At doon, sinusulat namin yung mga kasalanan namin nagawa. And then, pagkarap na si Father, siya na magbabasa nun. And then, after that, siya na rin magbibigay sa'yo kung ano yung dadasalin mo. Like, kasi hindi naman ganun kalala yung kasalanan ng mga bata, diba? Kaysa compared sa mga malalaki na. Kasi kapag malaki ka na, iba na yung naging kasalanan mo, parang mas mabibigat na kaysa nung kasalanan mo nung bata ka. And then, yun na nga na, bigyan ka niya ng example, ito dasalin mo, isang Our Father, isang Hail Mary, at isang Glory be to the Father. So, after nun, it was, I guess, the first and the last confession ko nung childhood days ko. Kasi syempre, bata lang ako nun. Basta, kung anong pinapagawa sa amin, sinusunod lang din namin, sinusunod ko lang din. Din rin. And nung nandito na transfer na ako dito sa Manila, Manila talaga, no? 2017,
it was again for the first time na nakapag-confess ako. Yung naaalala ko na naman is yun nung bata pa ako, yun yung naaalala ko eh. Pero wala akong sinulat na papel syempre. Ang pinagkaiba lang nung dito na ako is meron ng kwarto, may harang na kayo. May harang na. May wall na. Parang kasalanan wall. Great Wall of China. May gano'n na. And yun, hindi mo makikita yung mukha ni Father. Hindi ka rin makikita ni Father. Hindi ka rin makilala. And that was again the first and the last. The first and the last confession ko in my teen days. Teenager pa yan. So I'm 20 na. Hindi na teen. Basta youth pa rin yun. And hindi na ito yung first and last. So, nung first time ko na naman na mag-confess in my age na for now, ang ginawa ko lang is, inamin ko, dumiretso ako doon. Nag-invento ko kay Father kung paano nangyari yung kasalanan yun. And then doon, huwag kang matakot kapag mag-confess ka. Kabahan ka, okay lang. Okay lang yun. Pag di ka kinabahan, delikado yun. Delikado yun. Normal lang talaga yun, nakakabahan ka. Kasi natatakot ka din. And, ang maganda lang dun is, hindi ka naman susumbatan yung Father. Makikinig lang si Father. Makikinig lang siya. Siya kasi, siya yung ginamit na instrument ni God. Kasi nga diba, sinasabi nga sa kasulatan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Kaya nga tayo mga Katolik is mayroon tayong ginagawang confession. Mayroon tayong mga sacraments na ginagawa. Alam nyo, sa pag-amin nyo ng kasalanan nyo, tuwang-tuwa si Lord sa inyo. Tuwang-tuwa si Lord sa iyo. Hindi lang si Lord, kundi yung buong kalangitan. Yung mga angels, apostles, pati si Mother Mary, syempre tuwang-tuwa sila lahat kasi sinasabi nga, di ba, out of the 100 ka mga tupa, may iyong isang nawawala. At yung isang yon, ilagay mo na ikaw yon. At gumawa talaga ng paraan si Lord upang ikaw ay mahanap niya at makapagpagigloob ka sa kanya. Ganun lang siya ka-basic ha. Huwag natin gawin mahirap yung isang bagay na kayang-kaya mong gawin. Kung kaya mong umamin sa mga magulang mo na nagkaroon ka ng kasalanan ng ganito, dapat kaya mo rin na umamin sa kasalanan na nagawa mo. Yun na nga siya na aminin mo lang yung kasalanan na nagawa mo at si Father, siya na ang bahala kung anong ipapagawa niya sa'yo. It's either may ipapadasal siya sa'yo or di kaya may i-a-advise siya sa'yo. At yun na nga po, alam nyo kasi kapag nag-confess kayo, kapag umamin kayo sa kasalanan nyo at lalo na nagsisi kayo sa kasalanan nyo, alam nyo yung kasalanan para siyang pader sa pagitan mo at pagitan ni Lord. At pagitan ng mga blessings ni Lord na para sa'yo. May mga blessings na inihahanda si Lord para sa'yo. And then, yung kasalanan yon, siya ang humaharang nun sa connection mo ni Lord. Kaya, ang tinuturo sa atin ng simbahan ay ang magkumpisan upang ikaw ay tuluyang mapatawad ni Lord sa mga kasalanan ng gawa mo. At yung lubos-lubos na pagpapala ang ibibigay niya sa iyo. Hindi naman nawawalan si Lord ng blessings sa atin araw-araw. Yung pagising pa nga lang natin, blessings na yun. Pag nakakatayo tayo, nakakalakad tayo, nakakapanood pa tayo, nakakakita tayo, nakakaamoy pa tayo. Kasi sa panahon na yun, delikado pag wala kang pang-amoy, wala kang pang-lasa. So, diba, that is how God bless us. Now na napanood mo to, ay
pray and I hope, I encourage you na pumunta ka na sa church and magkumpisal ka na. God is waiting for you sa iyong pagbabalik.